Good morning, Ed! Welcome po sa aming bagong tahanan sa Unang Hirit, Ed! Hi! Sir Ed, join Halika. Us! Ito po, ayan. Oh, wala kaming ganun pa-effect last year, di ba, Ed? Bago ba yun? Yes. Parang bago yun. Bago, sa Unang Hirit. Yes! Sa Unang Hirit. Okay. Good morning, Sir Ed! Yes, good morning, okay, Ed. Okay, simulan na po natin to. Kapag ba ganitong malapit na ang undas, mas nagpaparamdam ba yung mga elemento? Mm. Yan ang tanong na karamihan. Well, hindi naman po. Actually, wala naman pinipiling araw yung pagpaparamdam. Ah, okay. Ang nangyayari lang kasi pagka ganitong palapit na yung undas, mas natatakot o yung imagination ng mga tao mas malawak dahil nasanay na sila na kapag pumasok ang undas, katatakutan na to. Kumbaga yung collective consciousness ng tao. So it's not like yung mga espiritu yung nagsasabi na, uy, malapit na ang undas. Ah, hindi. Hindi. Wala naman sila. Tayo pala yung nag-iisip nun. It's all in our heads. Talaga tayo gumagawa ng ikakatakot natin. Correct. Kumbaga yung imagination natin mas lumalawak eh. Right. Naiisip natin, padating pa lang yung month na to, Oo. Ito na, panahon na naman ang katatakutan. Oo, nakakatakutan. Na-program na natin sa sarili natin. Ito, yes. Ed, sa dami mo nang naimbestigahan bilang isang paranormal investigator, ikaw pa ba yung nakakaramdam pa ba ng takot? Nakakaramdam pag malapit na yung due date. Pare-pareho pala tayo na kinatatakutan. Same si Judith. Malapit na nga siya. Malapit na. Okay, wala. Pero sa totoo, as in, meron pa bang nakakagimbal sa'yo? Parang wala na kasi, kumbaga, nasanay na ako dun sa the usual na sinasabi ng mga matatanda, natatakot tayo sa kapre, inkanto, yung mga ganyan. Uh-huh. Lahat halos naman na-encounter. Na-encounter mo na. Well, Sir Ed, pero may mga moments na parang first time mo ma-experience, hindi ka na natatakot? Merong mga moments na nagugulat ka. Gulat lang. Meron pang konting ka ba. Pero once na nandun ka na, alam mo na yung gagawin mo. How to handle or kausapin sila. Yes. Sir Ed, dahil high-tech na ngayon, pati raw mga elemento, nagpapakita na rin sa camera. Mm-hmm. May panonorin tayong mga caught-on-cam kababalaghan. Meron po, ayan. What? Yan. Sinapian din ang set namin. Parang na. Ito, syempre, mapakita namin sa iyo, Ed. Tapos pakipaliwanag lang kung anong meron sa mga video na yan. Ito ang ating first video. Bilogang buwan. Medyo nakakatakot yung bilogang buwan. Ayan, ito pala. Huy! Ay! May parang batang tumatawid. Okay. Pero nawala. Ah, so umapear, tapos... No. Huy! Ay, nawala din nga. Baka naman na, hindi ba glitch lang yan sa camera or low quality yung glitch in the matrix. Pero parang feeling ko bata siya. Yes, bata siya. Actually, more of a ghost yan. Ghost yung ganyan. Kasi kung makikita mo, walang reaction yung isang tumatawid. Wala. Oo, wala. So, dapat nakikita niya sana yon. Uh-huh. Dapat may reaction siya. So, it's a clear manifestation ng isang ghost. But since manifestation, but how was it caught by the camera? Ba't nakita yes, siya? Yes, ang camera kasi is, parang, alam mo yung kisap ng mata. Yung sa bilis na parang, recorded niya lahat. Yes, yes. Sabagay, kahit noong unang panahon naman, kahit yung still photos na nakaka-capture din siya talaga, no? Well, ito naman, Sir Ed, another caught on cam. Let's roll it. Ayan. Another kababalaghan. Matatakotin pa naman ako. Ang laki ng TV. Parang kailangan nang pumikit. In fairness, sa resolution ng... Yan. Oops. Wait, parang pusa. Hindi ba staged yan? No, hindi siya pusa. Hindi siya pusa? Ano yung parang maitim? Parang board yung keyboard. Nalaglag. Keyboard. Para siyang... nalaglag yung keyboard. Oh. Sabi sabihin may gumalaw. Saan nanggaling yung mga... Isa pa nga, tsaka anong resolution ng CCTV na to? In fairness ha, hubod ng lino, ayun. Oh, may nahulog pa. Ah, meron pa, dumagdag! Teka. Hinulog niya yung, yung mga gamit. Yung headphones po yun. So, pag ganyan ba, nagagalit? Yeah, poltergeist yan. Oh, poltergeist yung nakagalaw ng gamit. Poltergeist. And sa punto na yan, malakas yan. Kasi kaya nang manakit ng mga ganyang klase. Kasi kung kaya niyang pagalawin yung keyboard, which is medyo mabigat na, and galawin yung mga upuan, kaya niya rin yan itapon. Malakas na siya, no? Kaya rin niyang itapon. Oh, yes. Poltergeist pala yung ganyan. Alright, ito po. Sir Ed, may next video po pa tayo. That's nuts. Can we play the next video, please? Oh, chinel. Di ba may sinulid lang yan? Ano siya? Oh, hindi. Naka-encircle lang siya. Ah, so yung chinelas. Yung chinelas yung gumalaw, no? So, anong explanation bakit of all things, chinelas ay papaggalaw mo? Nauna na kasi yung isang chinelas, hinahabol niya yata, tatay mo walang kapares. Pwede, no? Sa kapitbahay pala yung chinelas. Pag ganyan ba, feeling ko parang meron na silang purpose o nagpa-practice pa lang sila ng strength? Hindi, kasi
sa mga ganyang point ano, dahati na tiyak hati na kagad yung ano, yung pananaw ano. Uh-huh. Sa isang points of view pwedeng sabihin na may tali kasi may direction. No? Oo, oh, yeah. May yeah, direction yeah. Siya sinusunod. May pinupuntahan siya. Si Kaluya tayo naghihila. So, sinambit ko dito. Pwede naman din na talian kasi yan at hilahin. Na yun sa bagay, sa bagay. Dahil or alam nung gumawa na planted yung camp. Pero, on the paranormal side, pwede rin mangyari yan. Kasi, okay. Meron talagang mga ghosts, katulad nung nauna, na kayang magpagalaw ng ganyan. Okay, alright. O ito naman Ed, may ilan din tayo mga kapuso na nag-comment na kanika nila pang experience. Kaloy, tingnan na natin ang mga comments nila. Di ba, high-tech talaga natin. Nag-teleport ako bigla dito sa flip screen. Alright, ito galing kay Arn Ellie. Una, basahin ko yung buong ano. Nasa Belgium daw siya. Unang araw pa lang ng paglipat, may babae na raw siyang nakikitang umiiyak sa kusina. May nakita rin daw siyang mabalahibong itim na may sungay. Ano yun? Kailangan ba natin na explanation dito, Sir Ed, please? Okay. What do you think? Is this natural being? It's obviously na active yung senses niya. Yung may tinatawag na third eye? Yes. Uh-huh. Active yung kanyang third eye o yung kanyang sixth sense. Mm-hmm. Active kasi yung sinasabi niya sa isang lugar may nakikita siya. Right. If it's consistent, meaning talagang super active yung kanyang. Yung paulit-ulit, same being. Kaya lang hindi naman dapat katakutan kasi kaya mo lang naman nakikita during that time na active yung senses mo. O maaring yung nangyayari na yun, dati nang nangyayari pa ulit-ulit. Kailan siya dapat matakot? Pag gumalaw na ng mga... Kapag gano'n na yung case, yun. Yung mga kaya ng mambato. Kasi yun, capable ng manakit. Pero kung gano'n, it's more of imprints lang, memories lang yun ng tao na pwedeng namatay doon o nagkaroon ng masamang pangyayari dun sa lugar na yun. Alright, Kalo, I think we have more. Yes, Ms. Susie. Ito naman mula kay Webster Agbuya. Nang lumabas siya ng kwarto para uminom ng tubig, akala niya kapatid niya yung nakita niyang may ginagawa. Pero pagbalik niya ng kwarto, tulog pala ang kapatid niya. Okay. Sir Ed? So, gumalito pa siya, anong ginagawa? Baka naman akit explanation dyan, ano? Pwedeng it's a doppelganger na kinokopya yung image ng kanyang kapatid. Or pwede naman yung tinatawag nating etheric double. Uh-huh. Parang nag-project lang yung memories ng kanyang kapatid na ginawa yun somehow. Tapos, pero kapatid niya mismo ang kapatid niya mismo yun, nag-project lang doon. Parang ganun. Para ba siyang astral travel? Hindi din. Iba din. Kasi it's parang etheric double. Double niya yun talaga. Okay. Iba naman yung doppelganger doon. Ang dami pala nito, parang iba't ibang elements talaga. Yeah, exactly. Iba't iba talaga. Alright. Matagal na inaaral na ni Ed to. Ako, maraming salamat sa mga ibinahagi mo sa amin, Sir Ed Caluwag. Yes, at syempre, ingat sa pag-iimbestiga ng mga di maipaliwanag na elemento. Of course, mga kapuso, kung may kwento rin kayong kababalaghan, share nyo na yan sa aming Facebook page. Magbabalik ang Unang Hirit.